Hi guys. Hello sa mga ka-joint forces ng How to Move On in 30 Days. Ayan. Ay, joint forces pala tayo. Hi! With active infusion, her best ever blend for smooth and fragrant hair. And shampoo is now upgraded. Ayan. Hi guys! Andito na ako sa ating live chat. Ang How to Move On in 30 Days, Join Forces. Ako mali pala yung hashtag kanina. Hello! With active infusion, her best ever blend for smooth and fragrant hair. So, ayan. Shampoo is now upgraded. Nasa bahay lang po. Ayan. Hi guys! Andito na ako sa ating live chat. Ang How to Move On in 30 Days, Join Forces. Ako mali pala yung hashtag pa niya. Hello! Hi! So, ayan. Nasa bahay lang po. Ayan. Hi guys! Andito na ako sa ating live chat. Hi! Yeah. Come in. Hello. Say bye-bye. See you later. Ah, gusto niya mag-join. Ayan. Hello. Nako, ayan. Last 2 weeks na nga po ng How to Move On in 30 Days. And so far talagang medyo madrama na kami ni Jen dito, but abangan niyo po yung last 2 weeks namin dahil, of course, marami pong mangyayari. So, ayan. Kamusta naman po kayong lahat? Hello po. Ayan. I hope I can see them. Nasaan na ba sila? Nag-air ba? Sorry, nagka-hang ba ako, guys? Hello, hello, hello. Sana ba ang ating mga ka-join forces? Hello po. Ayan, samahan niyo lang po ako dahil in few minutes magsa-start na naman po ang isang ang bagong episode ng How to Move On in 30 Days. 6 PM po yan. So, start na naman po this week ng mga bagong episodes. And last two weeks na po, so join us dahil talagang exciting din ang magiging ending nito. But I'm bittersweet. Magtatapos ng aming How to Move On in 30 Days. But, of course, you can always rewatch it on YouTube channel. Again, thank you sa Dreamscape, thank you sa ABS-CBN for this opportunity, and talagang nag-enjoy ako mag-shoot with the whole cast and the whole crew. Nag-shoot po kami dito sa La Union and it was very fun shoot, and talagang nag-enjoy kami sa La Union, but hindi kami naka-beach because we were working and naka-lockdown, but enjoy pa rin kaming lahat. Ayan, nasa na aking mga ka-join forces, guys. Hello, hello. Asa na ba? Ayan. Okay. How to Move On in 30 Days, Join Forces. Ayan, so now,
meron na tayong mga ka-joint forces dito, nababasa ko na. So from NLO, na-try nyo na po bang mag-move on in 30 days din? Actually, hindi naman 30 days. It's more of siguro, it's just a symbol. Parang hindi naman talaga, kailangan ka lang magbigay ng timeline on how to move on. Pero parang for me, 30 days is too fast. Especially for a serious relationship or a long relationship that you have. And talagang siguro, parang for me, iba-iba talaga, hindi mo masasabi kung gaano katagal yung pag-move on natin. But for others, kayang-kaya rin naman ng 30 days. I think si Sash na nasabi niya sa aming press con dati, na kaya niya ng 30 days. Name ko talaga si Sash na eh. No? Pero ako, siguro like, siguro mas mahirap kasi ako mag-move on eh. So, yeah. Kailangan ko yata, kailangan ko mag-practice ng 30 days. Hi, Maria Vele. Shout out. Hi. Ayan, sana marami pa mag-join, guys. Ask us questions or ano yung gusto nyo tarong niya about me or about kay Carla, ang aking character dito sa How to Move On in 30 Days. Sa mga hindi pa nakakapanood, ako po dito si Carla, ang mommy ni Jen, ni Maris Racal, and ang dami ng twist ng story, bakit ako nakikialam kay Jen and kay Franco. Marami nag-message sa akin dyan na, or nakita ko mga nag-comment na bakit parang masyado akong pakialamera. It's because meron akong reason behind it. Ayan, kay Kenshin Park. Hi, hello! Ayan, nandito lang po ako sa bahay ngayong hapon. Yung baby ko na sa labas. kayo, paano pong ginagawa nyo this afternoon? While waiting for the new episode of How to Move On in 30 Days, sama-sama po tayo mag-countdown mamaya. Ilang minutes lang po yan. So, for now, we still have almost half an hour to chat. Sana po you give me some questions or tanongin niyo ako about anything. Magkwentuhan po tayo so I can share with you my story or kung ano yung gusto niyo malaman. Ayan. Asan na ba yung mga nag-shoutout? Hello again kay Maria Velez, Enlo, kay Kenshin Park. Hello po. Ayan. Hi! Ang ganda ko raw sa personal. Thank you, Sada Omar. Sa mga ko nakita, naku, nakakahiya naman baka sa hardware store kanina. Actually, kakalipat ko lang po ng bagong place kasi medyo kailangan ko mag-upgrade ng condo para sa bigger space for the baby. So, now, lagi ako nasa hardware store, bumibili ng mga gamit sa bahay. Mga bumbilya, ganyan. Okay, anyways, kwento ko na lang po yung How to Move On in 30 Days backstage or behind the scenes, hindi backstage, behind the scenes. So, nag-shoot po kami ng How to Move On in 30 Days in La Union. Actually, sila Maris, the whole cast, the rest of the cast, parang almost 1 month po sila yata doon. But I stayed for 2 weeks because my character, the mom of Jen, Carla, parang umuwi siya ng La Union after marami na nangyari sa buhay ni Jen. But timing, umuwi ako para mag-reconnect with my daughter. And doon nagsimula na yung mga, of course, may mga drama, but may mga masasayang moments. And parang, syempre, medyo nakarelate din ako kasi in real life nga, I have a daughter also na kasing age halos ni Jen. And I was trying to reconnect with her, si Nicole. So, parang siguro dun ko hinugot lahat ng mga eksena ko. And working naman with Maris was so easy. Para lang talaga kaming mag-ina. Hi, Ilya! And then working naman with Carlo, of course, ang galing na aktor niya. And he made me feel very comfortable with our scenes kasi may mga eksena kami dito na kaming dalawa talaga yung parang intimate moment. Hindi man intimate, parang nag-uusap kami ng masinsinan or basta kailangan niyo mapanood yung How to Move On para malaman niyo yung eksena naman ni Carlo Aquino dito. And sino pa ba? Of course, ang aking special participation ni John Ercilia.
kailangan nyo rin malaman kung ano ang role ni John Arcilla sa buhay ko at sa buhay ni Jen. Sino pa bang kasama ko dito? Of course, andyan ni si Kio, si Jai, at marami pang iba. Okay, wait, shout out muna tayo. Ayan. Kay Kenshin Park, Sada Umar. Hello again sa Rojas Boulevard. My gosh, ang tagal na yata nun. Okay, so sino mo ba ang gusto magpa-shout out? Message nyo lang ako, guys, kasi in a few minutes, 20 minutes pa actually, magsa-start na po ang How to Move On in 30 Days. New episodes. Last 2 weeks na po to. Talagang umiinit na yung mga eksena. And malalaman na natin ang ending kung saan ba talaga, makaka-move on ba talaga si Jen in 30 days? Or move backwards pa rin siya? Okay, kasi nandito rin. Oh, of course, you know, Albie Casino. Hi, Albie. If you're watching, nice seeing you last night. Si Albie naman dito, of course, magaling din siya dito. The very typical Albie, or siya talaga yung parang, hindi naman siya, kalad triangle siya nila, Maris, nila, Carlo Aquino. He's really, medyo hindi naman nakakainis. Parang, yung role niya kasi dito, parang, he took advantage of Maris nga, of the relationship, not Maris, of Jen. And then, nung nawala na si Jen sa buhay niya, nakapag-move on na si Jen, nag-move on na si Jen, ginugulo pa niya si Jen. Typical guy. So, si Albie naman dito, interesting din yung character niya. So, napaka-saya panoorin. Last 2 weeks, oh my God, ilang days na lang ba? Ilang episodes na lang? Few na lang yata, eh, no? Ayan. So, tayo. Sino pa ba? Hi guys, please join us. Again, thank you Dreamscape, ABS-CBN Entertainment, and YouTube for this opportunity. Sana more YouTube and ABS-CBN shows kasi ang saya panoorin. You can always choose what episode you missed and then go back or umpisa niyo ulit sa umpisa, di ba? Parang pag may mga na-miss out kayo, parang gusto ko rin panoorin from the start para refresh ulit yung mga episodes. Hi guys. So, kayo naman po, anong ginagawa niyo this afternoon? Sa mga ibang lugar dyan, medyo umuulan na. Ayan! Nako, may bagong question. Yay! Hi, Melron Hipolito. What's your advice po sa mga nag-move on at balak mag-move on? Okay. Parang pinag-usapan na namin sa Presco niyan, kanya-kanyang ways of moving on tayo. And I think parang isa lang yung nagiging process. Like, umpisa lang is, of course, galit. Magagalit ka. Magkukwento ka sa mga friends mo. Paulit-ulit. Of course, hindi may iwasan minsan. Lumabas, uminom para makalimot. And then pag napagod, iisipin mo kung ano nangyari. Doon, ilabas mo na lahat, di ba? Iiyak mo na yon. And then, siguro isipin mo lang talaga ano yung magiging best thing for your relationship, for yourself. Kasi pag hindi ka pa nag-move on at mas stuck ka doon, 'di ba? Siguro parang hindi rin maganda for you na I know it's easier than done. Mahirap talaga to get out of a relationship or any relationship, but siguro it starts with your tulungan mo rin yung sarili mo and surround yourself with friends, family, and new things to do. Or parang si Jen pumunta ng La Union, bumalik sa family niya, sa friends niya, or mag-travel. Now, pwede tayo ulit mag-travel, so it's a good way of moving on also. It doesn't mean na pwede na magsama ka pa ng buong barangay. Pwede rin mag-isa. Kung kaya mo mag-travel mag-isa, why not? Yun yung soul-searching na sinasabi, di ba? So parang, Melron, kahit anong gawin mo,
as long as you give yourself time to heal and to find what you really love to do. Kasi parang minsan if you're in a relationship, nagkakaroon ka ng nawawala na yung self-worth mo or kaya ka minsan nalulungkot or nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. So I think that's the first thing you have to do also. Ayan. Nako, hirap na. Mahirap mag-move on minsan. Alam nyo naman yan, guys. Kaya nandito tayong lahat. Sama-sama tayong manood ng How to Move On in 30 Days para makakuha tayo ng advice from Jen or makakuha rin tayo ng advice dun sa app na ginagamit ni Jen. Meron kasi siyang ginagamit na app dito eh. It's Break App. Okay. Hello. Hi. May similarities po ba yung character nyo sa HTMO? And in real life, oo, nakon madami. Actually, feeling ko nga kaya ako na-cast nila ng mga boss dito. Kasi, first, as a mom, working mom kasi dito si Carla, single mom. So, I feel like ganun yung nangyari sa akin kay Nicole, sa aking eldest daughter, na parang I had to work for my family and for her. So, hindi ako masyado nakapag-spend time with Nicole. And nung medyo mas naging teenager na siya, lumaki na siya, of course, I have to catch up. And mahabang proseso rin yung pinagdaanan namin ni Nicole. We had to adjust kasi parang pinakilala ako ng mommy ko sa kanya as kapatid. So, ang relationship namin ni Nicole, para lang kami magkapatid. So, yung transition namin ng mom to kapatid, magkapatid to mom, medyo mahirap din yon. But, ayun nga, moving back, yung similarity, so parang ganun yung relationship namin ni Jen and ni Carla dito sa How to Move On. And then, but yung mga, yun, may mga ka-date kasi dito si Carla eh. May mga, yung mga love life niya, hindi naman pareho yung nangyari, but parang ganun din yung nangyari sa akin na syempre, hindi nag-work out yung relationship ko with the dad of Nicole. So parang I had to keep her from the dad first at time kasi nasa showbiz pa ako noon. Ah, nasa showbiz pa rin naman ako now. Parang nag-uumpisa pa lang ako, so I had to keep her. Basta maraming similarities. I hope mapanood nyo ang How to Move On in 30 Days. Sa mga hindi pa nakakapanood, catch up guys, kasi ang dami ng episodes. Ilang episodes naman tayo? 40? Nasa 48 na yata tayo, 50. So, yon. Yes, Enlo, to answer your question, marami kaming similarities ni Carla at ni Fem. Ayan. Guys, shoot some questions para ma-share ko naman sa inyo yung story ko. Ayan. Mga shout-out. Sino pa ang gusto magpa-shout-out? Hi, Kai. Teresa Recuerdo, Joycel Serrano, Mariah Velez, Hotdog. Hotdog. Ayan. Okay, Mariah Velez. Waiting na siya sa bagong episodes ng How to Move On in 30 Days. Ako din. Actually, 12 minutes na lang po. Mag-start na ang new episode ng How to Move On in 30 Days. Ayan. Sabay-sabay tayong mag-countdown later. Kasi talagang pinaghirapan po namin. Actually, of course, lahat ng cast, ng crew, pinaghirapan namin to. And it's very fulfilling to know na marami rin na nakaka-relate and marami rin yung kailangan ng support group para sa mga dumadaan sa breakup or moving on. It's a long process, but having a support group is always nice para magkaroon ka ng lakas or ng self-confidence to do things again on your own. Ayan. Ay, Mariah, thank you. Thank you. Tama ba yung pronunciation ko, Maria? Mariah. Mariah Velez. Thank you so much. Sexy ba ako? Sexy na ba ako ulit? Thank you. Medyo nag-gain weight ako after giving birth. But yeah,
nagtatry na rin naman ako mag-diet and to exercise. And thank you dahil medyo matagal na akong hindi gumawa ng any series or TV acting or movie. Sa movies, medyo yan. Marami akong nagawang movies. But thank you so much dahil na-appreciate ko yung sinabi mo ng galing o Martin, because medyo feeling ko rusty ako dito sa bago ako pumasok, parang isip ko kaya ko pa bang umarte, kasi ang tagal na nung last ko sa ABS-CBN, lalo na sa ABS-CBN, medyo matagal na yung mga series ko. So thank you so much naman guys, at na-appreciate yung aking pag-arte dito. I guess sabi ko nga meron kasi akong similarity to Carla, so meron din akong pinaghuhugot. Yan. Thank you so much. Thank you, Mariah. Nakakataba naman ng puso malaman na meron pa naman akong baon sa pag-arte. Ayan. Guys, questions pa. Wala na akong mga kwento. Ayan. Ilan pa ba? Ilang minutes na lang, guys. 9 minutes to go. Ayan na. Magsa-start na po ang How to Move On in 30 Days. New episodes exclusively po on YouTube. So type nyo lang po How to Move On in 30 Days. And para sa mga updated, pang ilang ano na ba tayo? Episode? 50 na ba? Ayan, Renee Ann Naval. Always waiting for every episode. So nice to watch. Yes, alam mo rin eh, nag-move on ka rin ba? Actually, kahit para sa mga hindi nag-move on, ang sarap lang niya panoorin, kasi even the location of the series is, ang ganda lang ng mga shots, like beach, especially mga sunset shots nila direct. Sobrang sarap panoorin. And minsan nga, pag nakikita ko yung, binabalikan ko yung si ni Maris, ni Jen, parang tumawag ako sa kanya pero nag-jogging siya sa beach. Tapos sabi ko, oh my God, I'm sure si Maris, init na rin to dito, pero sobrang ganda pa rin ni Maris doon, ang ganda ng shot. Ano pa ba? Of course, may mga moments din dito about friendship. Andyan si Jai and si Kyo para i-support si Jen. Naku, ano yung names ng characters nila? Ayan, merong friendship group, may friendship moments, merong kilig moments, merong iyakan moments for family, meron ding triumph. Triumph talaga! Ayan, DJ Channel 2, everyday po ako nakaabang, bitin nga sana 1 hour everyday. Nako, baka maubos naman yung episodes kagad kung 1 hour a day. But shout out natin yan sa ABS-CBN Dreamscape. Guys, baka magkaroon ng season 2? Please. Sana. Hi, DJ. Ah, DJ, you're from Hong Kong. Ayan, thank you, shimmering si Anton and si Sarah. Yes. So, Anton and Sarah, si Anton, of course, si Kyo. Si Jai naman si Sarah. Sobrang nakakatawa yung dalawang yun. Grabe. Even in behind the scenes, talagang sobrang na yung naging bonding nila nila Maris, nila Carlo. Ako naman minsan nakiki-hangout, pero kasi sila lagi yung magkaka-eksena. And usually ako and si Lola Chedeng yung magkaka-eksena. So kaming tatlo yung magkakasama ni Jen. And then may mga moments pagkasama namin si Anton and si Sarah, lagi kaming kumakain. So sobrang saya din niya. Okay guys, last 6 minutes. Mag-uumpisa na para sa mga excited na mapanood. Last 6 minutes guys. Help me do the countdown. Ayan. From Zambo, Tokyo. I miss her TV Patrol days. Thank you. Nako, TV Patrol is ano, grabe din yun. Everyday ako nasa ABS-CBN noon. That's why sabi ko nga hindi ako nakaspend time masyado with Nicole. Pero now, she's still living with me. Nagka-catch up naman kami now.
Ayan. Ay! Renee Ann! Dahil sa HTMO, because of HTMO, we are planning to go to LU. Yes! Nako, LU talaga is a nice, you know, getaway beach place. Para sa mga hindi nagsasurf, marami rin pwedeng gawin doon. Ang sarap actually ng food. Maraming restaurants sa LU na sobrang sarap puntahan kasi hindi lang masarap yung food, sobrang ganda pa ng view. Especially for sunset. And oh, hi! Kay Shimmering ulit. How is it working with John Arcelia? Grabe lang. Grabe yung... It's a memorable learning moment for me kasi sabi ko nga kanina when before doing this series, I was a little bit rusty. Matagal na ako hindi maarte. And having a scene with John Arcelia is such a challenging time for me or moment kasi si John Arcelia is really talagang sobrang galing and sobrang lalim niya maghimay ng eksena. So bago kami nag-shoot nung scene namin, pinagkwentuhan lang namin kung saan ba nanggagaling yung mga characters namin dito. And doon pa lang parang na-feel ko na grabe yung pagmamahal niya sa acting. Kaya alam ko kung bakit na rin siyang sobrang galing na actor. So talagang I am so honored to have this moment with John Arcelia. Thank you, Joy Lendio. Ang ganda nga ng HTMO. Lahat po kayo magagaling umarte. Yay! Thank you! Actually, sobrang nakakatawa din dito talaga si Maris. Of course, si Carla magaling na talagang aktor yan. Si Jai and si Kyo, sobrang gagaling. Oo nga, magagaling lahat. Pati si Lola Cheden ko. Sobrang moments namin, nakakaiyak na. Nako, sorry. And last 3 minutes, guys! Ayan, kay... Joy Lendio, parang magkahawig kayo ni Maris. Bagay talaga kayo sa series na magnanay. Yun nga eh, thank you again sa aming mga bosses. Kila boss, Miss Cory, sino ba, oh my gosh, nakalimutan ko tuloy. Nagmamadali na ako. Last 3 minutes, sobrang kulang pala yung 30 minutes. I think they thought of me nga because same yung situation ko with Nicole and buti naman nagkahawig kami dito ni Maris. Baka yung hair. Tsaka payat ni Maris eh. From Netflix, kamusta po yung working relationship nyo with the younger cast? Yun nga, so sobrang saya nila kasama kasi even in between takes, nagbo-vlog sila, nagbe-video. So parang na-inspire ako. Kasi parang ako, pag break, nagpo-phone lang ako, nag-check ng mga email, sila nag-vlog. So, sobrang refreshing to work with the young generation. And this collaboration nga is a combination kasi of ABS-CBN actors and vloggers. So, si Sashna! Oh my God, si Sasha! Si Anastasia! Sobrang iba rin yung energy na binibigay nila sa set. Yeah. So, sobrang galing din nila. Okay, thank you so much sa mga nag-comments. Last 2 minutes, guys. Mapapanood yun na po ang last 10 episodes ng How to Move On in 30 Days. And again po, para sa mga nagtatry mag-move on at hindi pa nakakapag-move on, meron pa po tayong 2 weeks para magsama at para samahan namin kayo sa... You know, mga moments na nalulungkot kayo, gusto niyo magpasaya, manood lang po kayo ng How to Move On in 30 Days. Mapapatawa namin kayo, mapapaiyak, mapapakilig. Sana, ayan. Thank you again, Netflix. Sobrang refreshing po ng HTMO. Yes, yun nga yung nagustuhan ko about this series because it's the first collaboration of ABS-CBN and YouTube. So this one po is exclusively on YouTube channel ng ABS-CBN. Kaya mapapanood niyo po ang HTMO anytime you want. Balikan niyo po lahat ng episodes. Pero sabay-sabay po tayong maghintay ng bagong episode. One last minute po at magsa-start na. Ayan ako. Nasaan na ba ang aming timer?
Sino bang may clock, guys? Help me with the countdown. Ayan na, 6 o'clock. Start na po ng How to Move On in 30 Days. New episodes. Click na po kayo ng aming link. Ayan po, subscribe. Follow ABS-CBN Entertainment. And para ma-update po kayo sa mga bagong episode, bagong shows ng ABS-CBN on YouTube. And please watch po HTMO 30 Days. Last 2 weeks. And use our hashtag po, Join Forces. HTMO30, Join Forces. Ayan, thank you again, Netflix. Congrats po, magandang review na magandang movie. And sa lahat ng mga nag-comments today, nakapag-chat sa akin, thank you very much and I hope to see you guys soon. Sino kayang susunod yung ka-chat? Actually, para malaman po, just follow ABS-CBN Entertainment. And then follow niyo po ako on Instagram, Fimela Miranda. And malay niyo po, magka-vlog na rin ako nito after. Alright guys, thank you so much. Manood na po tayo ng How to Move On in 30 Days. Thank you.